Maaring nakita nyo na din ito at nabalitaan ang isang nakakalungkot na balita sa buong anime industry at community ngayon. At ito nga yung pag-hack sa Toei Animation. Bali, nag-announce nga ang Toei Animation noong ganap na Biyernes ng 11 AM ng March 11, 2022 na ang kanilang internal network nga daw ay napakialamanan ng unauthorized third party noong March 6. Kaya dahil doon ang ilang parte ng kanilang network ay magiging suspended na nga. At dagdag pa dyan, sinabi pa nga din nila na dahil nga sa kaganapang ito ay maaapektuhan nito ang nakaplanong broadcasting schedule ng kanilang mga ongoing anime. At pagkatapos nga daw ng March 20 ng Sunday ay mag-aanunsyo muli ang Toei Animation patungkol sa One Piece. Bali, magpo-post nga sila ng official announcement sa One Piece official site. At ito nga ang onepiece.com. At magpo-post nga din sila sa iba't ibang official One Piece SNS. At dahil nga sa kaganapang ito ay humihingi din ng tawad ang Toei Animation. At gagawin nga daw nila ang lahat ng kanilang makakaya sa lalong madaling panahon para maipagpatuloy ang pakikipagsapalaran ni Luffy at ng Straw Hat Pirates. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, ano nga ba ang Toei Animation? Bali, ang Toei Animation nga ay isang animation studio na pinatatakbo ng Toei Company. At nakapag-produce na nga din sila ng napakaraming popular na anime. Bali, binuo nga ang animation studio ng mga animators na sila Kenzo Masaoka at Zenjiro Yamamoto noong 1948. At pinangalanan itong Japan Animated Films. Pero noong 1956 ay nabili ang kumpanya at pinangalanan naman itong Toei Douga. At noong 1998 naman ay pinalitan din nga ito sa pangalan nila ngayon na Toei Animation. At ang kanilang mascot nga ay ang pusa na si Pharaoh. At nagmula ito sa Japanese adaptation noong 1969 sa film ng Puss in Boots. Bali, hindi na nga mabilang ang mga nagawa ng kumpanya na mga movies, TV series at Japanese comic adaptation. At katulad nga ng nasabi kanina, napakaraming mga anime at manga titles na ang pinasikat ng studio na ito. At kabilang na nga dyan ang Slam Dunk, Digimon, World Trigger, Sailor Moon, Saint Seiya, Transformers, Dragon Ball, One Piece at marami pang iba. Ang Toei Animation ay isang malaking kumpanya. Kaya kung ating i-research ay malalaman natin na mayroon din pala silang branch dito sa Pilipinas. Kaya ang ibig sabihin nito, ang One Piece at ang iba pang anime na gawa ng kumpanya ay masasabing mayroong halong gawang Pinoy. Kaya dahil sa nangyaring ito ay nakakalungkot talaga ang balita ng hacking na naganap sa kumpanya. At paniguradong maaapektuhan nito ang anime One Piece dahil kinakailangang baguhin ang mga schedule nito. At dahil nga sa nangyaring ito ay lahat tayo ay nagkaroon ng malungkot na reaksyon. Pero ang karamihan naman sa atin ay naintindihan ang sitwasyon na ito, at aantayin na lang ang mga solusyon sa nasabing kaganapan. At patungkol naman sa hacking na nangyari. Diba sinabi sa isang statement ng company na ang kanilang server ay napasok ng third party na hindi authorized? Kaya dahil doon ay kinailangan ng kumpanya na i-shutdown ang karamihan ng kanilang system. At sinabi din nila na kasalukuyan nilang pinapaimbestigahan kasama ang isang IT security company na kung naapektuhan din ba pati ang data ng kanilang customers, business partners at personal information. Kaya ang ibig sabihin lang nito ay madedelay nga talaga ang One Piece at ang iba pang anime. Pero ang mas nakakalungkot pa ay kung nakuha nga din ang data ng company. Dahil kapag ganun nga ang nangyari ay madadagdagan pa ang kanilang problema at maaaring matatagalan pa ang solusyon nito. Bali, sa ngayon ay hindi pa naibigay ang specific details sa nasabing hackang incident. Kaya ang ibig sabihin ay maraming ang possible scenario na nangyari sa kanilang mga information. Hindi din imposible na maaaring pinuntirya ng mga hackers ang data patungkol sa mga susunod na episodes ng kanilang mga anime at pinaplanong ilabas ito sa publiko. Possible din na pagnanakaw ang plano ng mga hackers, dahil maaaring pinuntirya nila ang company data patungkol sa mga details na may kinalaman sa bank details, investments,
o sa madaling salita ay tinangka nilang pagnakawan ng pera ang nasabing kumpanya. Pero marami pang ibang senaryo na maaaring nangyari. Kaya hintayin na nga lang natin ang mga karagdagang detalye na sasabihin ng kumpanya. At ngayon, ano kaya ang maaaring mangyayari sa One Piece manga kung na-delay na nga ang anime episode? Bali malamang nga ay magpapatuloy pa din ang pag-release ng manga chapter, dahil ang One Piece manga ay nasa ilalim ng Weekly Shonen Jump. At ang isa sa mga policy nito ay ang pag-submit ng manga weekly. Pero sa ngayon ay wala pang official announcement ang One Piece patungkol sa nangyaring kaganapan. Bali dito na po natatapos ang video natin. Ano po ang masasabi nyo sa video na ito? Bali pag-usapan na lang po natin ito sa comment section. Kung nagustuhan mo naman yung video na ito, huwag mo nang kalimutang i-like at i-share yung video dahil malaking tulong na nga para sa akin yan. At bago tayo magtapos, shoutout po sa inyong lahat na sila.